Back to my YouTube channel. For today's video, guys, gagawa naman tayo ng isang low-carb drink, ng isang low-carb treats, gagawa tayo ng isang low-carb na milk tea. O, di ba, guys? Akala nyo, yung mga naka-regular diet lang ang pwedeng mag-milk tea. Siyempre, tayong mga naka-low-carb diet, pwede din mag-milk tea. And, isi-share ko sa inyo yung version ko ng milk tea. Ayan, nandito yung mga ingredients. Dito, ginather ko na lahat yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating low-carb milk tea. Ayan. So, ang main ingredient lang naman ay, siyempre, tea. Tapos, yung sweetener natin. Tapos, ito, all-purpose cream. Yun yung magiging parang milk or para maging creamy ang ating milk tea. And, syempre, dapat may pearl, di ba? So, and dito, ito naman yung chia seeds. Yun naman ang gagamitin natin. Pwede kayong mamili ng flavor, guys. So, ayan, nilabas ko yung mga flavored tea ko. So, ito pwede kayong mamili ng flavor according to your taste or kung anong gusto nyo na flavor ng milk tea. So, meron ako dito na green tea with jasmine. Ito, Lipton. Tapos, pwede din naman na itong nasa baba, yung peppermint. So, pwedeng peppermint milk tea, pwedeng just green tea with jasmine na milk tea. Ito naman, Lipton na breeze tea. So, for today, ang gagamitin ko ay itong breeze tea. Ayan. So, paano nga ba ang ginagawa ko pag gumagawa ko ng milk tea? Ayan. Share ko sa inyo. So, kuha lang ako ng mga 3 pieces nito. Ayan. Lagyan natin dito siya sa ating baso. Ayan. 3 pieces to. Tapos, babadlang natin siya sa hot water. So, ayan. Babadlang natin siya sa hot water mga 3 to 5 minutes. So, habang minababad, lalagyan ko na rin pala nitong chia seeds. Ayan guys, chia seeds. Mga 1 tablespoon ng chia seeds. Ito yung pearl para mababad din siya. Kasi nag-expand yan eh, di ba? Balikan ko kayo after nababad na yung cha. 5 minutes later. So, ayan guys. After 5 minutes, ayan, nakita nyo, black na siya. After 5 minutes na nababad yung tea, ayan, pwede na natin siya lagyan ng sweetener naman. So, ako, mga 2 pieces na stevia. Yan guys, ito paminsan-minsan lang din to na hindi to pwede din pang everyday kasi may mga carbohydrate content to eh. So, pwede lang to paminsan-minsan. Tapos, lagyan natin ng all-purpose cream. Ito yung magsiserve na milk niya. So, mga 2 tablespoons ng all-purpose cream. Ayan, naglalagay din pala ako ng coffee dito. So, di ba, para may addict nga sa coffee si Mami Abby. So, lalagyan ko din siya ng coffee para may hint or may para siyang may taste of coffee pa din. Ayan. Ito yung ginawa ko na low carb chocolate. Pwede din natin 'tong gawin na ice, guys. So lalagyan ko lang 'to ng ice and then lagyan ko rin siguro nito ng mga 2 pieces nitong ginawa ko na low carb chocolate. Pwede natin siyang ihalo diyan, guys. Ayan, guys, ito yung dalawa na low carb chocolate na ginawa ko. Lagay din natin siya dito as ice. Ayan, di ba para may chocolate flavor na siya, na coffee flavor, na milk, na tea flavor. Tapos, ito yung mga ice cubes. Lagay din natin siya para malamig. Tapos, lagyan natin ng water.
haluin lang natin. And tada! Ayan, tapos na ang ating low-carb milk tea. Ayan, guys. Ganun lang naman gumawa ng low-carb milk tea ang version ni Mami Agri ng milk tea. O, di ba? May tea, may coffee flavor. Kasi gusto ko yung may flavor pa rin ng coffee eh. Tapos nilagay ko din dito yung low-carb chocolate na ginawa ko as ice. Pero daw 2 pieces lang naman. Para may kahit pa paano may chocolate flavor din. Ayan. So, syempre, dapat may straw. Ayan. Tapos na ang ating low-carb milk tea. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye!